Good morning mga paps, mga ka-Neptune at saka mga ka-TVS, Roxy, good morning. So today, gagawa ako ng video tungkol sa, yun, pag-change oil ng Roxy nyo, or yun, ng Roxy natin. At saka sa mga kuan din, sa mga nagpaplanong kumuha ng TVS na brand, at least yun, may idea ka no kung paano gawin ito, at saka what to expect, anong makikita ninyo. Okay? So, yun. By the way, yun, nakahubad yung Roxy namin ngayon kasi, tag nito, may pinaayos kami sa wiring, sa may ignition. Meron dito eh, dito. Meron nag-loose contact kasi dito. And then, hindi mo siya ma-turn off. Kuan, hindi mo siya ma-turn off kapag na-switch off na. So, ginawa namin, pinaayos namin dito banda. Yun, pinatira namin sa mekaniko. And then, tawag nito, nag-bleed na lang din ako. Ah, by the way, bago na pala to, tong caliper na ito. So, twin pot na universal. And then, yun, nung nag-bleed ako. Kasi kapag nag-bleed ka, ito nito, kailangan mong, ito nito, tanggalin yung fairing dito. Kasi, dito yun eh, dito mo, dyan mo makikita yung sight glass ng oil. O, ng fork, ng cone pala, ng brake fluid. Okay, so gagawa ako ng separate video kung ano yung mga parts na palitan namin dito. At saka kuan, ano mga compatible parts para sa motor na to. Okay, so today is yon all about change oil muna. So, para mas madali yung video, inopen ko na dito. Tinanggal ko na yung drain cover dito. Ito yun siya. So yan, sakit wrench to na 17mm. Itong sa gitna, ito yung drain oil cup. Tapos ito naman is yung oil strainer. So yun, wala siyang filter pero meron siyang oil strainer. Yung kagandahan lang sa Roxy or sa mga TVS is yung kuan nila, yung oil strainer is pwede mo siyang tanggalin mula dito sa loob. Uy, dugdog. Psst. Uy, dito ka. Pwede mo siyang tanggalin para kuan, para linisan. Yun lang yung kagandahan. And then, yun. Nag-drain ako. Tapos, yung ipapalit nating oil pala is, tawag nito, yung Zeke. Zeke 20W50. Eto siya. Tinanggalan ko na rin ng cover. Kasi makapal yung kuan eh, yung plastic cover dito. And then inopen ko na rin kasi kanina ang tigas. Kaya inulit ko yung video ko kasi yun, natagalan ako. So ipapalit natin oil is SK Zeke M5 40 20W50. So semi-synthetic daw siya. Nabili ko ito at 200 pesos. So semi-synthetic, 200 pesos, yun, justifiable. So yun, made in Korea. At first skeptic ako sa Zeke kasi yun, akala ko kasi made in China. Tapos yun, sa tingin parang yun, manipis yung kuan, yung lalagyan niya. Pero to my surprise, makapal yung lalagyan. So indicated yan na yun, na hindi basta-basta yung oil. Mostly kasi sa mga magagandang oil, makakapal yung lalagyan eh. So, yun yung observation ko. So, huwag na nating patagalin. Ilalagay na natin to. So, before natin ilagay, isiguraduhin muna natin na nakadrain lahat. So, as usual, ayan, may tumutulo pa. Ayun. Until the last drop, hintayin lang natin. Mas maganda kasing kuan eh. Alam mo yung drain na drain talaga siya. Okay. So para kuan pala, para sa mga tawag nito, sa mga hindi pa nakakaalam, tuwing kuan, tuwing nag-drain kayo ng oil, hindi nyo kailangan ipa-compressed air. Kasi tawag nito,
hindi naman sa nakakasira or what, kundi hindi nyo talaga kailangan ng compressed air habang nag-change oil kayo. Ayan, marami pang natitira. Much better talaga na yon, drain na drain talaga yung oil. Okay? Kung meron kayong air compressor or yun, magpapakompress kayo, okay lang din. Pero I say not necessary. Ganito lang yung gawin nyo. I-tilt nyo lang kabilaan. Pero konting ingat lang din. Okay? So yun, medyo na drain na natin lahat. So yung gagawin natin, babalik na natin ito. So, yan dyan. Tama ba? Hindi ko sure kung tama pa itong ginagawa ko. Ayan, pasok na. And then, sara na natin. Yung gamit ko is socket wrench. Kasi medyo nalulose thread na kasi ito eh. Kasi aluminum to. And then katagalan, lumalambot. By the way, yung motor na to is 8 years and counting. This is 2011 model. Tapos na-acquire namin to 2012. Yan. Pitan natin. Oops. Ito yung, oops. Ay, na-shoot. Paktay ka, James. So, yun. Medyo challenging kasi talaga yung paghihigpit nito, lalong-lalo na isang kamay lang yung gamit mo. Oops. Bear with me na lang, okay? Yan. Higpitan natin. Okay. Okay na yan. Huwag na nating isagad, baka yun, baka ma-loose thread. So, loose thread na nga eh. Kasi yung ibang mga mekaniko before no nag-change oil is yun, sinasagad nila. So yun, yung takip ng oil is huwag nyong isagad para hindi siya ma-loose thread. Okay, so 7 minutes na, medyo tumagal na. Huwag na nating patagalin. Ay nako, ayoko talagang natatapunan ng oil yung kamay ko. Kasi madulas, hirap magtrabaho. Okay, ilalagay na natin itong zik. So as usual, dapat ito yung position. And then, yun. Sana hindi matapon. So yan, yung color niya is light na yellowish. Unlike sa iba na yun parang dark. So yun para siyang cooking oil. Mostly talaga sa mga semi-synthetic ganito kulay eh. Parang cooking oil. Yung mga mineral based naman mostly darkish yellow. Oops. Darkish yellow yung kulay niya. So isagad oil, natapon kaunti. Nanginginig yung kamay ko. So yan. Isang litro talaga to. Kasi yun eh, medyo may kalakihan yung makina na to para isang 125cc. Malaki yung crankcase niya, ito yung kuan, yung kagandahan. Kung malaki yung crankcase mo, marami kang oil na mailalagay. The more na marami kang oil na mailalagay, the more matagal uminit yung makina. So yun, until the last drop. Yes. Okay na. Hopefully maganda to. Kasi hindi ako based, hindi tawag nito yung pag-change oil kasi ng Roxy namin is hindi based on kilometers. Dahil minsan, tawag nito, hindi gumagana yung speedometer ko niya, yung speedometer niya. Dahil sa kalumaan na. Kuha na kasi to eh, 8 years. Kaya yun. Every 3 months kami nag-change oil. So in 1 year, 4 times ako mag-change oil. Minsan kapag 'yon yung balik ko is 'yon every 4 months.
Pero yung kagandahan lang kasi sa motor na to, kahit ma-change oil mo siya ng every 3 or 4 months, matagal magkuan, matagal umitim yung oil niya. Unlike sa Rusi ko na yan, na wala. 1,000 kilometers pa lang, isa-start na siyang umitim. So, ito yung panel niya. Gagawa na lang ako ng separate video kapag yun nakompleto ko na to. I-review ko tong motor na to. And then, yun. Gagawa din ako ng video kung ano yung mga parts na compatible dito at kung ano na yung mga pinalit namin. Okay? So, start natin. So, isang start lang. Soundcheck sa tambucho. Throttle response. So, yun. Responsive. Tapos, sound ng carb. Ah, by the way, hindi talaga ako naka-open carb dito, ah. As you can see, yun. Andun yung airbox. Tinanggal ko lang kasi lilinisan ko. Okay? Sound check ng carb. Hindi mag-focus eh. So, yun. So far, so good. I guess I have to end the video here kasi gagawa pa ako ng another video regarding sa mga compatible parts. Okay, and then last pala, i-check din natin. Check din natin kung may leak. Punasan muna natin. Oops, init. Yeah, as we can see, wala namang leak. So I guess goods to go na tayo. I have to end the video here. Okay, para sa mga yon, sa mga ka-Neptune dyan o kaya yon sa mga TVS owner, so subscribe kayo sa channel natin. Kung may mga tanong kayo, comment lang kayo sa baba. Kung nagustuhan nyo yung video, click like. And then yon, kung gusto nyo ibahagi ito sa mga kaibigan nyo naka-Roxy, or kung kayo may mga Roxy, or yon sa mga group ninyo na may Roxy, yon share nyo na lang din sa kanila. Okay? So, up until the next video, ride safe.